Hi guys, welcome back sa ating channel. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagdadagdag ng funds sa ating portfolio. So magde-deposit ako ng pera sa aking eToro portfolio, tapos mag-a-add tayo ng funds sa ating mga copies. So yun ang topic natin ngayon. Bago umpisa ng ating topic, please subscribe to my channel, like and share the video. Pa-click na rin yung notification bell para po updated kayo sa mga bago kong videos. Maraming salamat. First step natin, mag-deposit tayo ng funds. So sa pagde-deposit ng funds, i-click natin itong deposit funds. Tapos meron na akong account dito, may card na akong naka-link dito. Ilalagay ko lang yung code, yung CVV. So magde-deposit tayo ng magde-deposit muna tayo ng $200. sa aming mga dati nang naka tawag dito, dati nang naka-sign in sa eToro, minimum na deposit is $200. Ang alam ko sa mga bago ngayon, kung mag-sa-sign up ka sa eToro, it will be $1,000. So sa aming mga dati nang nakapag-sign up, $200 lang ang minimum na pwedeng deposit. Para sa mga baguhan, $1,000 ang minimum deposit. So magdadagdag ako ng $200 sa ating portfolio. Yeah, so ganun lang kabilis pag dati ka nang nagde-deposit, top up sa iyong account. So nandito papakita yung available balance natin is 200. So next step natin is itong $200, idadagdag natin to sa ating mga copies. I prefer magdagdag kay Jay dahil meron na tayong 2000, actually 1940 ang invested amount natin kay Jay. So gusto ko magdagdag sa kanya kasi active siya at nagte-take profit siya in 1 month. Yung iba kasi hindi sila ganun ka-active kaya nitong si Richard Street since umpisa, $17 na na-close niya. Pinaklose niya. So, naghihintay pa siya. Naghihintay pa siya ng more opportunities sa mga stock niya. Tapos, itong kay Harry naman, kaka-copy ko lang to 3 days ago. So, nasa negative pa tayo dyan. Siguro after 1 month or 2 months bago makarecover to kay Harry. So, magdadagdag tayo ng funds kay Jay. So, click dito sa may settings. Tapos, add funds. So, mag-add funds tayo. Advance and then ilalagay tayo $200. Ang stop loss ko kay Jay 60%, so accepted ang $200 na advance kay Jay para sa akin, so i-update ko siya. Click update. Yan, pagka-click natin ng update, so yan, nawala na yung $200 sa ating available na punta na kay Jay. So ganun mag-deposit, tapos ganun mag-deposit ng funds, tapos ganun mag-add ng funds sa ating mga copy. Ngayon naman, update ko kayo since end of the month na ng January, update ko kayo kung magkano na profit natin. Click natin kay Jay. So kay Jay, ang close profit natin, ang total close profit, yan, total close is $215.68. Malaki na in 1 month, malaki na ang nakuha natin kay Jay. Tapos kay Richard Strood, merong 17.26. So, tapos kay Harry, since bago siya, wala tayong gain sa kanya, it's negative 0.09. So, okay lang, maghihintay tayo dyan. In future, magiging green din to. So, ang total gain natin in 1 month, January, is $232. Nasa 11,100 pesos na rin yan. Pwede nang pambayad ng bills yan. So, if every month nakakuha tayo ng ganon, hindi may pambayad na tayo ng bills sa Pilipinas. Pambayad ng internet, pambayad ng electricity, water. Maganda ng ano yan, maganda ng passive income yan. So, ayun, sa January, meron tayong gain na 11,100 pesos. Check natin sa February kung tataas siya o baba kasi nagdagdag tayo ng funds. So I hope na in February magiging tataas ang ating profit. Yan ang update ng ating portfolio for today. So maraming salamat sa panonood ng ating video. Please don't forget to subscribe to my channel, like and share, and again, click the notification bell para po updated kayo sa mga susunod nating videos. Salamat! Peace!